Pacific Ring of Fire. Ito ang mga lugar na kung saan tinatamaan ng mga lindol, mga pagsabog na dulot naman ng mga aktibong bulkan. Kabilang ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Bukod pa sa ganito, kabilang din ang Pilipinas sa tinatawag na Typhoon Belt o madalas tamaan at daanan ng mga bagyo. Hindi nga naman nakapagtataka dahil sa hunggit-kumulang sa 70 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility kada taon at halos pa sa kalahati nito ay lumalandfall o tumatama sa kalupaan. Talaga nga namang napakapaminsala ng mga bagyo pagdating sa ating mga ari-arian, agrikultura at lalong-lalo na sa mga buhay ng mga tao. Ngunit kung ang mga nawalang ari-arian ay kaya pang mapalitan, pero ang mga nawalang buhay ay hindi na may babalik pang muli. Subalit alam nyo ba na hindi lamang ang Typhoon Yolanda ang naging isa sa pinakamalakas at pinaka nakamamatay na bagyo na tumama sa kasaysayan ng Pilipinas? At ngayong araw ay tutuklasin na natin ang 10 pinakamalakas at pinaka nakamamatay na bagyo na tumama sa kasaysayan ng ating bansa. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para mas lagi kang updated sa panibago pa nating future upload, mga kakijays. So, simulan na natin. Number 10, Typhoon Rimeng. November 25, 2006, ang bagyong Rimeng ay naglandfall ito sa Bicol Region, dala ang malakas na hangin na aabot sa 195 kilometers per hour at may pagbugso ito ng hangin na aabot naman sa 250 kilometers per hour. Ang naging epekto nito ay mas pinalalala pa ng bulkang Mayon. Dahil sa lakas ng buhos ng ulan, nagdala ito ng mga putik at lahar na nagdulot ng mga mud flows sa buong lalawigan, lalong-lalo na ang naapektuhan nito ang probinsya ng Albay. Nagdulot ito ng malawak na pagkasira ng mga kabahayan at pati na ang mga ari-arian. Tinatayang kumitil naman ito ng mga buhay na aabot sa 1,399 na mga katao at nagdulot ito ng pinsala na umabot ng $130 million na pinsala. Number 9, Typhoon Frank. Hulyo 21, 2008. Marahil ay isa ka rin sa mga taong hindi makalimot sa trahedya na dulot naman ni Bagyong Frank. Ang bagyong ito ay marahil kilala mo na sa papel na trahedya ng pampasaherong barko na MV Princess of the Star na naglayag malapit sa Sibuyan Island habang ito ay nasa rurok ng bagyo. Ang mga pagtangkang pagsagip ng Philippine Coast Guard ay imposible dahil sa laki ng mga alon at halos 870 na mga kataong namatay. Hindi maganda ang paghahanda ng bansa para sa epekto ni Frank dahil sa mga pagkakamali sa pagtataya. Kumuha ito ng buhay na aabot sa 1,371 na patay at 87 ang nawawala. Nasa $400 million naman ang naging pinsala ng bagyong ito. Number 8, Typhoon Itang. August 31, 1984, ang Mindanao ay malubhang tinamaan ng malakas na bagyong Nitang at may lakas ito ng hangin na aabot sa 165 kilometers per hour at may pagbugso ito ng hangin na aabot sa 230 kilometers per hour. Isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas. Matapos ang 1970 Pacific Typhoon Season, ang Nitang ay bumagsak lamang ito ng 4 na araw matapos ang Tropical Storm John Hid tumama sa hilagang bahagi ng Pilipinas. At pagdating din sa isa sa pinakamasamang panahon pang ekonomiya, kasaysayan ng bansa, ito na yata ang isa sa pinakamalalang bagyo na tumama sa Surigao del Sur sa loob ng 20 taon. Tinatayang nasa 1,474 naman ang nasawi sa kasagsagan ng bagyong ito. Nasa 230 milyon naman ang naidulot na pinsala nito. Number 7, isang hindi pinangalanang bagyo ang tumama sa Samar at Leyte noong October 7, 1897.
Bagamat ang bagyong Yolanda ay maaaring isa sa pinakasariwang memorya, ang lalawigan ng Samar at Leyte ay hindi kilala sa nakamamatay na mga kaganapan sa panahon. Ang isang hindi pinangalan ng bagyo na bumagsak noong October 1897 ay gumiba sa isla ng Leyte nang humigit kumulang 200 taon na bago ang Yolanda. Kahit na hindi ito binigyan ng isang pangalan ng meteorological, nagdulot ito ng sapat na malawak na pinsala upang maangkin ito ang buhay na humigit kumulang sa 1,500 na mga katao. Ito ay naitala sa Observatorio de Manila na sanhi ang hindi kapanipaniwala na mga pag-agos ng mga bagyo at kabuuang pagwasak ng maraming bayan sa Samar at Leyte. Number 6. Tropical Depression, Winnie. November 27, 2004 ay tumama sa Luzon, Visayas ang isang tropical depression na si Winnie. Habang hindi teknikal na bagyo, ang tropical depression na si Winnie ay nagkaroon ng mapaminsalang lakas ng isang sanhi ng malakas na ulan. Ang matinding pagbagsak ng ulan na dulot ng tropical depression, ito ay nagdulot ng matinding pagbaha at mga pagguho ng mga lupa sa paligid ng lalawigan ng Quezon at Aurora na nagresulta ng malaking pagkawala ng mga buhay. Sinasabing isa rin ito sa pinakanakamamatay na bagyo na tumama sa Pilipinas at huling natagpuan ang bagyong ito sa hilagang kanluran ng baybayin ng Luzon noong November 30 bago ito mawala. Nasa 1,593 naman ang nasawi at halos 14.6 million ang naidulot na pinsala nito sa bansa. Number 5, Typhoon Angela, 1867. Walang eksaktong petsa kung saan ang petsa nga ba ito tumama sa Pilipinas. Ang susunod na bagyo sa ating listahan ay mayroon ding isang partikular na pagkakaiba sa pagiging mas matanda at pinakanakamamatay na bagyo na tumama sa Pilipinas na naitala mismo sa kasaysayan. Bagamat hindi gaanong nalalaman ang tungkol sa typhoon na ito, ang Angela ay sapat na bilang ikalima sa pinakanakamamatay na bagyo na tumama sa ating mga baybayin. Tinatayang nasa 1,800 naman ang nasawi sa kasagsagan ng bagyong ito. Number 4, Typhoon Pablo, December 3, 2012 ay naglandfall sa Mindanao si Bagyong Pablo. Ang bagyong ito ay natatangi sa pagiging malakas na naitala bilang isang tropical cyclone na tumama sa isla ng Mindanao. Naglandfall ito bilang isang super typhoon na may bilis ng hangin na aabot sa 280 kilometers per hour. Ang ganito kalakas na hangin ay kaya nang patumbahin ang mga naglalakihang poste ng mga kuryente. At dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, ay nagdulot ito ng pagkaguho. Pinilit na lumikas ng higit sa 170,000 ng mga katao bago bumiyahe ang bagyong ito sa Palawan at tuluyan na itong nawala. Number 3, Tropical Storm Uring. November 4, 1991, ang reliyon ng Bisaya ay sinalanta ng isang tropical storm na si Uring. Bagamat hindi ito isang teknikal na bagyo, ang tropical storm ay pangatlo sa pinaka nakamamatay na bagyo na tumama sa Pilipinas. Bagamat ang hangin nito ay malayo sa pinakamalakas na naitala, nagdulot naman ito ng malakas na pag-ulan sa maraming lugar sa Visayas. Karamihan sa reliyon ay nakatanggap ng humigit kumulang sa 150 millimeters na ulan. Ngunit ang Leyte sa partikular ay kasing bigat ng 580 millimeters. Dahil sa dami ng tubig ulan ay sapat na ito upang palubugin ang lahat ng lalawigan na nakapaloob sa Visayas. Number 2, Bagyong Yolanda. November 8, 2013, ang reliyon ng Visayas ay sinalanta ng isang super typhoon. Halos 6,300 naman na mga katao ang nasawi at halos 1,061 na mga kataong nawawala hanggang sa ngayon. Kahit nga ako ay nasaksihan ko kung gaano nga ba kalakas ang isang super typhoon na si Yolanda. Ang hangin nito ay aabot sa 230 kilometers per hour at may pagbugso ng hangin na aabot sa 315 kilometers per hour. Sanhi ang malawakang pagkasira ang lalawigan ng Samar at Leyte ay lubhang naapektuhan ng bagyong ito
Ang mga lalawigan ng Samar at Leyte ay nag-ulat ng pinakamaraming bilang ng nasawi na may 5,877 at halos nasa 4.55 billion naman ang naidulot na pinsala nito. Hindi maganda ang paghahanda ng Pilipinas sa isang pinakamalakas na super typhoon na si Bagyong Yolanda. Number 1, Bagyong Haipong. Bago pa man makuha ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Espanya ay may isang bagyo na ang tumama sa ating mga dalampasigan. Kung inaakala mo na si Bagyong Yolanda na ang isa sa pinakamalalang bagyo na tumama sa Pilipinas ay nagkakamali ka. Si Bagyong Haipong ay ito na yata ang isa sa pinaka mapangwasak at pinaka nakamamatay na bagyo sa kasaysayan ng bansa. Higit sa 20,000 na buhay ang nasawi sa kasagsagan ng bagyong ito. Hindi malaman kung gaano nga ba kalakas ang hangin at tubig ulan na dinala ng bagyong ito. Dahil sa dami ng mga nasawi sa ating bansa ay hindi na nakapagtataka na ito na nga ang isa sa pinakamabagsik na bagyo na tumama sa Pilipinas. Ang pangalan pala ng bagyong ito ay nagmula sa isang bayan sa ibang bansa ng Vietnam. Ito ay ang bayan ng Haipong. Sinasabing isa ito sa pinakamalubhang naapektuhan ng bagyong ito. Tinatayang nasa 300,000 na mga katao ang nasawi sa kasagsagan ng bagyo sa kanilang bansa. Sinasabing tumama ito sa Pilipinas noong taong October 8, 1881. Hindi natin alam kung ano pa nga ba ang posibleng mangyayari sa hinaharap. At lahat ng mga bagyo na tumama sa ating bansa, tila ba naging isang malaking bangungot ito para sa ating mamamayan. Kaya kung kinakailangan ay lagi tayong maganda sa lahat ng mga bagyo na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility kada taon. Lagi rin tayong makinig sa mga babala na nagmula sa Pag-asa, maparadyo man o telebisyon. Kaya kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mo nang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod pa nating video. Hanggang sa muli mga ka-KJs, hanggang dito na lang, maraming salamat.